Pakinggan nyo mga boss yung ingay. Aba, pinakinggan lang nung gagawa, 11,000 agad yung magiging charge. Tapos lumipas sa ibang pagawaan, palit naman daw ng steering assembly. Samantalang idadaan natin sa gamot, kortal lang to. Kaya by Jessic, galing na to eh. Busy lang talaga kasi ako mga boss. Mabuti na lang nagtsaga si boss maghintay. Namuntikan ka na. Pero humingi pa rin ako sa iyo ng pasensya boss. Magandang araw na muli mga boss. Matapos kong matrace yung problema na itong sasakyan, gagamit ako ng number 17 na open rest dyan. Luluwagan ko itong lock nut niya dito sa tie rod. At pag maluwag na, dito naman ako sa nut ng tie rod niya, luluwagan ko rin yan. Tapos gagamit ako ng ball hammer dyan, papaluin ko itong steering knuckle para bumitaw itong tie rod niya. O diba, tanggal na, tapos tatanggalin ko itong nut niya ngayon. Dahil natanggal mo na yung tie rod dyan, dito naman tayo sa kabilang side. Same procedure lang din mga boss. Kagamit ka ng number 17 na open wrench, luwagan mo yung lock nut niya dito sa tie rod. Tapos, luluwagan mo na ngayon yung nut niya mismo dito sa tie rod sa steering knuckle. Pero huwag mo siyang tutuluyan, tsaka mo ngayon paluin ang ball hammer mo para bumitaw itong tie rod sa pagkakakapit dito sa knuckle. At pag lumuwag na yung tie rod, tanggalin mo na ngayon yung nut niya, pwesto ka na ngayon sa ilalim. Una mong tanggalin dyan is itong bolt na number 12 dito sa universal joint sa steering shaft. Pag maluwag na, tanggalin mo na ng kamay mo mga boss. Tsaka mo ngayon ispray ng WD-40 kasi nga kinalawang na yan. Pag okay na, pwede mo na siyang hugutin dito sa pinion. Tsaka ka ngayon gagamit ng number 17 na socket wrench, tatanggalin mo yung apat na bolt na nakakapit dito sa steering rack mo or rack and pinion assembly. Siya nga pala mga boss, kung mapapansin nyo, yung mga bolt dyan, may kanya-kanya siyang position at may kanya-kanya siyang forma. Dapat ibabalik nyo siya sa dati niyang pwesto. Hindi pwedeng pag ibinalik mo yung bolt, iba-iba na ng position. Hindi pwede yun. May kanya-kanya siyang haba. Dahil naibaba ko na itong buong steering niya mga boss, gumamit ako ng plier, tinanggal ko sa pagkakaklamp itong steering boot. Dalawa yung clamp niyan mga boss, ha, tatanggalin nyo. Tapos i-release nyo lang yung steering boot. Dahil nga sa na-install ito ng 3 taon mga boss, nakita nyo kinalawang na siya ng husto. Kaya binabarang ko muna yan, tsaka ako ngayon gagamitan ng yabi tubo para hindi ako mahirapan pag niluwagan ko na siya. Oh, di ba? At dahil maluwag na yan, pwede mo na ngayon kamayin yan. At dahil medyo nakakaabala yung tie rod, tatanggalin ko muna itong tie rod niya. Alam nyo mga boss, ang pinanggagalingan ng lagutok nito is dito sa tie rod tsaka dito sa rack end. Kaya ang gagawin ko dyan mga boss, kabilaan, papalitan ko na ito ng rack end tsaka tie rod. Sa pagtanggal ng rack end tsaka tie rod tsaka itong steering boot mga boss, ano? Siyempre, same procedure lang yung gagawin nyo. Kumbaga sa ano, kung paano nyo tinanggal yung kabilang side na steering boot, o ganun din dito sa kabilang side. Hindi nyo na kailangan siyempre pag-aralan ulit yun. Gagayahin nyo lang ulit yung ginawa nyo sa una. Ito naman mga boss, kung hindi nyo kayang gawin, kahit pa paano magkaroon kayo ng idea. Hindi na kayo maiisahan pag nagpagawa kayo, di ba? Lalo na narinig nyo naman pag pinipihik yung manibela. Ing, ing, ing. Tapos isa pa sa reklamo ng customer, meron daw lumalagutok. At yung pinakamasakit, kapag pipihitin niya yung manibela niya, matigas. Ayun ang mahirap. Balik tayo sa trabaho mga boss. Dito sa adjuster screw niya, meron yan lock nut. Ayan, nakita nyo, ginamit ako ng yabi tubo. Niluwagan ko yan mga boss kasi tatanggalin ko yung adjuster screw niya para mabunot itong steering rack. Ang problema, stuck up itong adjusting screw niya. Kaya ginamitan ko yan ng sinsel na walang talim. Actually, ang gusto talaga gawin dito ni Boy Palit is palitan talaga itong steering rack eh. Halos karamihan ng humatol dito gusto palitan. Lahat ng pangilalim niya. Dahil nga sa ingay at lagotok at matigas sa manibela. Mabuti na lang si Boss matalino. Hindi niya pinagawa. Naghintay talaga siyang mabakante ako. Kaya nga humihingi ako sa inyo ng pasensya kung hindi ko kayo agad-agad mapagbigyan. Una, wala naman akong shop at mag-isa ko lang gumagawa. Kaya pakiunawa niyo naman sana ako. Unang-una tatapating ko na kayo, hindi naman ako ganun kadunong. Umaasa lang ako kung anong itutulong sa akin ng Diyos. Pag hindi niya ako tinulungan, wala na, zero na ako. Kaya nga nagpapasalamat ako sa Diyos kasi karamihan sa mga nagawa ko, umalis ng nakangiti. Kung may nakasimangot man, ganun na talaga itsura ng mukha niya eh. Pero sabi niya sa akin, nakangiti na daw siya noon. Ay, salamat. Tatanggal ko din. Nakita nyo naman, di ba? Dinaan ko na kayo sa kwento para hindi kayo mainip. O natanggal ko na yung
steering adjuster niya, pati itong dirt boot dito sa all seal. O ngayon, pinunasan ko yan mga boss, gagamit ako ng manipis na flat screw dyan. Tatanggalin ko naman dito yung all seal. Sa pagtanggal yun mga boss sa gilid, sikwatin mo, tapos tsaka mo iangat itong all seal niya. Oh. Tingnan mo, di ba, natanggal ko na. Kaya lang, ang problema, tingnan nyo, puro kalawang itong ano niya. Bearing dito sa steering, oh. Halos di ko mapit, matigas. Talagang kawawa si boss dito. Actually, talagang ito yung gusto kong trabaho, eh. Yung pag-aralan ko yung hindi nauubra sa iba, pero mapapaubra ko. Na hindi mapapahamak, syempre, yung customer. Binabaran ko yan, mga boss. Ng WD-40. Tapos, chinaga ko siyang pihit-pihitin hanggang sa lumuwag. Ganun ang ginawa kong discard dyan. In fairness naman, mga boss, di ba? Alam niyo naman, pag ako trumabaho, mag-isa ko lang. Tumagal lang ako dito. Umabot ako ata ng 4 na oras mahigit. Paano naman kasi itong si customer, daming commercial, gusto maya-maya pamiriendahin ako. With matching kwentuhan pa, balik na ako sa trabaho, talagang ayaw bumitaw nitong ano, steering adjuster niya. Kaya tanggalin ko muna itong circlip niya dito sa pinion. Gamit ako dyan ng snap ring plier. Lock niya yan dito sa bearing para wag mabunot itong pinion. Ayan, nakita niyo yung tinatanggal ko. Umangat na kasi yung circlip kaya sinikwat ko na ng flat screw. O, di ba, tanggal na yung circlip niya. Dito naman sa pinion, inipit ka ng bias clip yan sabay bunot. O, di ba, tanggal na siya. Nababara na kasi ng WD-40 kaya medyo lumuwag. At kung makikita nyo itong loob ng steering rack niya, oh, grabe, puro kalawang yun. Eh, nagkaroon pa ng 3 taong pandemic, kaya hindi siya masyadong nagamit. At kung makikita nyo itong steering rack niya, oh, nung binunot ko, wala na yung stainless niyan mga boss. Kinain na ng kalawang. Pero hindi naging dahilan yan para sa akin, para palitan. Hindi ko inisip yun. Ang nasa isip ko, maaayos ko ito. At syempre, nagpabila ako sa customer ng 1 liter na gasolina, panlinis, para dito sa parts ng steering niya sa loob. O, nakita mo naman, hindi na siya kulay stainless. Kulay kalawang na talaga. At saka magaspang na. At pag nalinisan ko na lahat ng parts mga boss, bubuuhin ko na yan. Gagamit ako dyan ng grasa. Chinek ko yung bushing nito, yung bearing dito sa pinion, yung steering rack, steering housing, steering adjuster, steering guide. Mga boss, okay lahat yun. Nakita nyo yung steering rack niya, di ba mga boss? Oh, tinadtad ko talaga ng grasa yan eh. Kasi nakailang beses na ako nagkalas ng ganito, EPS, kukunti lang ang grasa. Kaya lahat ng ginawa ko nito karamihan, tinadtad ko talaga ng grasa eh. Tapos itong pinion niya, di ba may bearing yan. Ayan, kukunin ko. Ayan, yung pinion. O, tinatad ko rin ng grass yan. Nirip ako maigi yan. Pinahirapan ako kanina yan kung paano tanggalin. Pihitin ko ngayon itong pinion niya. O, di ba? Labot niya na. Kanina kahit wala yung guide niya, pinipihit ko. Ang tigas eh. Ang gaspang talaga eh. O, ngayon, o. Di ba? Nakita niyo naman, ang lambot na. Tapos isunod ko namang ilagay itong guide niya. Siyempre naman, lahat ng ilalagay ko dyan, papahirang ko ng grasa para sigurado na hindi siya magkaroon ng friction at maganda yung pihit ng manibela pag natapos itong ginagawa ko. Tapos isunod ko itong adjuster screw niya. O, diba? Dahil nga sa wala ko special tools pang pihit dito sa adjuster screw, gagamit ako ng flat screw dyan mga boss. Ayan ang gagamitin ko pang pihit. Lipat naman tayo dito sa pinion. Lalagyan ko ng circlip yan mga boss. Ayan kasi yung nag-lock dito sa bearing niya. Para itong pinion ay hindi mabunot. Tapos lagyan mo ng kaunting grasa bago mo ilagay yung all seal niya mga boss. Ayan o, yung nilalagay ko. Pag okay na, gamit ka uli ng yami tubo, higpitan mo na itong lock nut niya dito sa steering adjuster. Tapos yung rack end na nilagay ko kanina, hihigpitan ko na siya ngayon. Napaka-importante mga boss na itong rack end niya. Dapat masel kayo dyan. Higpitan nyo yan ng maigi. Dito naman tayo sa kabilang side. Tandaan nyo mga boss, kung paano nyo tinanggal yung rack end dito kanina, dito sa kabilang side, ganun din dito sa kabilang side. Tapos sa pagkabit mga boss, ganun lang din. Siyempre, kung paluwag mo, pakaliwa. Pag naghigpit ka naman yun, pakanan. Tapos lagay mo na yung steering boot, yung tie rod, yung lock nut dito sa rack end, at itong dirt boot sa pinion niya, ayan yung nilagay ko. At dahil okay na, pwede natin ibalik sa dati niyang position itong steering assembly mo. Meron niyang 4 na bolt na number 17. Ipakagat mo muna sa thread itong bolt bago mo siya higpitan ng todo. At dito naman sa universal joint niya, ilagay mo na ulit yung number 12 na bolt dyan. Yan kasi yung sa manibela mo, nakaduktong yan dito sa pinion. Kaya higpitan mo ng maigi yung number 12 na bolt dyan. Tapos dito ka na ulit sa 4 na bolt na number 17 sa steering assembly mo. Siguraduhin mo lang na maayos yung pagkakahigpit nyo mga boss ha. Tapos pwede mo na ngayon ilagay itong tire dito sa steering knuckle niya. Higpitan mo siya ng maayos. Kung kalimutan ilagay yung cutter pin tapos ibaluktot mo.
Tapos gamit ka rin ng open rin sa number 7, tinigpitan mo na yung lock nut dito sa tie rod. At dito naman sa taas ng steering shaft, meron niya yung bolt na number 12 na tinanggal ko. Ibalik ko na para higpitan. Iilalim ulit ako mga boss. Hey, pihit-pihit mo na ngayon kung may maingay pa. Lambot! Narinig nyo naman, si customer na ang humatol at wala nang ingay. At nakita nyo naman yung ngiti ng mga customer ko pagtapos kong gawin. Di ba masaya silang umaalis? Kaya salamat sa Diyos sa lahat ng mga tulong niya. Ano sir, okay na? Okay na sir, one hand. Okay ah. Oh. Okay. Di ba nung nakaraan, dalawang kamay? Oo. Oh. Isang kamay na lang. Oh. Okay. Kaliwa, oh. Oh, sige, road test na tayo sir. Okay. Kasi nung nakaraan, pag dinadrive ko to, feeling ko lagi matatanggal na eh. Ano nakakainis pag yung nakakarinig ka ng mga lagutok-lagutok? Oo. Eh ngayon, wala na. Hindi na ako nanginangangamba. Hindi ko pa kailangan magpalit ng buong steering wheel.